Tuwing umuulan, ang masarap lantakan, mga pagkaing nagpapainit ng pakiramdam. Kaya naman kung saan-saan kami nakapunta para matagpuan ang mga delicacy na swak sa malamig na sikmura. Sayaman ng ating kultura, iba't ibang tradisyon ang makikita sa bawat sulok ng bansa. Pero magkaiba man ang mga pananamit, pananalita at kaugalian, ang nagbubuklod sa atin ay ang hilig sa pagkain. Kaya mula Luzon, Visayas at Mindanao, sari-saring putahe ang ating madidiskubre. Ang good news, ang mga pagkain ito matatagpuan na rin sa ilang mga resto in the metro. Ngayong panahon ng tag-ulan, swak na swak ang ating mga pagkain titikman na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na namang gastronomic adventure ang ating sasabakan. Ang una nating larga, biyaheng pabisaya. Isang dish mula sa Cebu na hinaluan ng paa, buntot at tuhod ng baka, aariba na sa ating panlasa ang balbakwa. Correct! Paa, tuhod at buntot ng baka raw ang nagpapalasa sa Cebuano staple na balbakwa. Buti na lang sa isang restaurant sa Taguig na natin ito matitikman ang malasang balbakwa na sinamahan pa ng mga pampalasa na sibuyas, luya at red bell pepper. Meron din itong giniling na mani, dahon ng laurel, tausi at fermented black beans. Sinamahan pa ng mga pampalasang asin at paminta at pampakulay sa dish na anato oil o atsuwete na tinunaw sa kaunting mantika. Magluluto tayo ng balbakwa, isa sa pinakasikat na putahe sa Cebu. Inilagay ang paa, buntot at tuhod ng baka sa isang kaserolang may tubig. Ang kadalasan na ginagamit sa balbakwa, ang buntot at tuhod ng baka o kalabaw. Ito siya yung ginagamit kasi ito siyang merong pinakamaraming ligaments na nagbibigay ng lagkit. So parang pag kinakain mo yung balbakwa, medyo malagkit-lagkit talaga siya. At saka kailangan mong pakuluan ng medyo mahabang panahon para matunaw yung mga ligaments niya. While kumukulo siya, may mga sediments na lumalabas, mga scum. Tinatanggal natin siya, tinatapo natin siya para medyo clear lalabas yung broth natin. No? At saka ang best ito, hindi siya masyadong aggressive yung boiling niya. Medyo mahina lang na apoy na tuloy-tuloy. So slow cooking siya. Magti-take siguro siya ng mga 6 to 8 hours. Idagdag ang anato oil at dahon ng laurel. Though ang balbakwa parang nanggaling siya sa Spanish na barbacoa, meaning to roast, no? Parang barbecue yung original na term niya. Pero yung version ng Cebu, naghahalo siya ng iba't ibang elements. Spanish at saka Chinese kasi gagamit tayo ng mga spices like star anise. Kagaya kanina, gagamit tayo ng tausi or fermented black beans at saka luya. Tinanggal na natin yung buto niya. So tingnan mo, napakalambot, no? Makikita natin na kahit na gamit mo yung tinidor mo, kayang-kaya mo siyang putulin. So, pag inain mo siya, parang melt in your mouth. Parang siyang very buttery. Sunod na ilagay yung red bell pepper at sibuyas. Ang luya, black beans at giniling na mani. Yung balbakwa, kinoconsider siya na isang fiesta or special dish. Kasi paminsan-minsan lang naman nagkakatay ng baka o kalabaw. Timplahan ito ng patis, asukal, paminta at siling pangsigang. May fiesta man o wala, matitikman ang balbakwa sa halagang 480 pesos. Para na rin kayong bumiyahe sa Cebu kapag ito'y natikman, masarap ang higupin ngayong tag-ulan. Bandang Mindanao naman ang susunod nating pupuntahan. Mula sa baw hanggang laman, siguradong mapapa-order ka pa ng extra dito sa isang dish na mula sa Mindanao, ang tiyula itong. Ang star ingredients ng tausug dish na tiyula itong ay ang laman ng baka at ang sinunog na laman ng niyog. Mula parang sa mga sinaunang tausug o isang tribo sa Mindanao ang putahing ito. Ang good news, dito sa isang restaurant sa Malate, Manila, napapanatili ang orihinal na pagluluto nito. Naayon ito sa Islamic tradition na paghahanda ng pagkain na tinatawag na halal. We have a prayer
before slaughtering an animal. Hindi kami basta-basta kukuha ng buhay na animal just because we want to eat it. Kumpleto sa pampalasa ang tiyula itom, gaya ng tanglad, sili, sibuyas at luya. Nariyan din ang paminta, asukal at asin. Kasama pa ang mantika, turmeric powder, pinong bawang at ang sinunog na laman ng niyog na magbibigay ng itim na kulay sa putahe. Iginasa ang bawang, luya at sibuyas. Isinunod ang turmeric powder at pamintang durog. Ang magbibigay ng itim na kulay sa dish ay ang sinunog na laman ng niyog. Ang sinunog ng niyog. Isinama na sa kaserola ang baka, tanglad at luya. Pagkalagay ng tubig, tinakpan na ang kaserola. Kailangan po hintayin natin kumulo yung tubig. Mga isang oras o dalawang oras para lumambot yung baka. Bago tuloy ang maluto, idinagdag na ang sili at kaunting asin bago ito takpan. Siguradong mapapainit ng anghang sarap na putaheng ito ang inyong nanlalamig na pakiramdam sa halagang 50 pesos lang. Ready and go, go, go na ang ating appetite sa dish na mula sa Bicolandia, partikular na sa bayan ng Naga. Ang ulo ng baboy na ito pinakuluan o nilaga sa loob ng 3 oras. Kaya naman ang laman nito super lambot at madaling himayin. Ito ang tinatawag na kinalas. Sa isang panaderia turned restaurant na ito sa Pasig, you'll have a taste of Bicol sa kanilang bestseller. Ang mga ingredients nito, calamansi, spring onions, dinurog na chicharon na sinamahan ng kanilang secret ingredient na brown sauce o gravy. Nariyan syempre ang laman ng baboy na pinakuluan o nilaga ang noodles. At syempre, mawawala ba naman ang tatak Bicol na chili sauce? Inilagay ang fresh noodles sa strainer, tsaka sandaling inilublob sa mainit na pork stock. Pagkasalin sa plato ng noodles, ibinuhos dito ang brown sauce. Ang nakalas na laman ng baboy, inilagay sa strainer tsaka inilublob naman sa pork stock. Isinama na ito sa noodles. Binudburan din ito ng pinong chicharon at spring onion. Nilagyan ng kalamansi sa gilid. And last but not the least, ng sabaw na kinalas na mula sa pinagpakuluan ng baboy. Ready na ang ating kinalas. Ang natatanging flavor at sarap ng kinalas, matitikman sa halagang 35 to 59 pesos lang. Masarap higupin habang pumapatak ang ulan. Tuloy-tuloy lang ang pag-explore natin sa Bicolandia. This time sa dish na may gata. Pero ang ruta natin, sa Pasig lang, kung saan isang resto ang nag-o-offer ng Bicolano dish na sinanglay. Isa pong authentic Bicolano dish ang isda na binalot sa dahon ng gabi na tinawag na sinanglay. At dito sa isang restaurant sa Pasig, readily available ito. Gata-licious ang Bicolano dish na ito na sinangkapan ng sasanggata o malapot na gata at ng gatang malabnaw na sinamahan ng tubig. Nariyan din ang luya, asin at paminta, siling pangsigang at tanglad. At mga main ingredients din ng sinanglay ay ang tilapia na tinanggalan ng tinik o boneless. Ang filling o pinagsamang giniling na hipon, tilapia, sibuyas at kamatis. At ang pambalot na dahon ng gabi na isa raw sa mga present sa mga bakuran ng mga taga-Bicol. Unang inilagay ang boneless tilapia sa dahon ng saging, tsaka ito ibinalot na parang lumpia. Sa mainit na kawali naman, inilagay ang tanglad, tsaka ipinatong dito ang boneless tilapia. Idinagdag na ang siling pangsigang. Tinaktakan ng asin at paminta at nilagyan ng bawang at gatang malabnaw. Pagka 10 minutes, lalagay uli natin ang kakanggata. Ang kakanggata, yun ay malapot. Makrema, yun ang pinaka sahog niya na pampalasa.
Bago tuloy ang maluto, ang signature Bicolano ingredient na siling pula, isinama na. Pagkahiwa sa gabi, ibinuhos ang secret sauce na pandagdag lasa. Naglagay ng hipon at siling pangsigang, ibinuhos ang natirang sabaw ng gata mula sa pinaglutuan. Handa na ang sinanglay. Kain na! Sarap siya. Para siyang... parang... crab na... hindi siya lasang tilapia, hindi siya lasang isda. Actually, mas masarap to na may kasamang kanin, lalo na kapag isasabaw mo yung sauce. Tapos parang medyo... meron siyang sipa ng anghang, kaya perfect for the rainy season para pampainit. For 366 pesos, matitikman ang masustansyang sinanglay. Ang mga pagkaing ito, patunay hindi lang sa yaman ng ating kultura, kundi pati na rin sa matalas na panlasa. Mula noon hanggang ngayon, ang mga pagkaing ito hindi na paglilipasan ng panahon. Sabi nga nila, masarap kumain at humigop ng mainit na sabaw tuwing tag-ulan. Ang bonus pa, hindi nyo na kailangan pa mag-travel ng pagkalayo-layo para matikman ang mga pagkaing bahagi ng mayamang kultura mula sa iba't ibang parte ng bansa.